Sukchen. Umalis na ang Pangulo. Lampas bewang na yung tubig. Pero ito na ang Marawi ngayon. Narito na ang mga balitang dapat niyong malaman. Magandang gabi. Ako po si Maki Pulido. Ako naman si Emil Sumangil at ito ang State of the Nation. Duda ang pamilya ng isang construction worker na namatay habang nasa kustodiya ng Caloocan Police na inatake siya sa puso gaya ng nakasaad sa kanyang death certificate. May mga indikasyon daw kasing binugbog ang lalaki. Pero ngayon pa lang, nanindigan na ang mga pulis na walang foul play. Narito po ang aking exclusive report. Masamang masama raw ang loob ng ama ni Mateo, di niya tunay na pangalan, sa biglang pagkamatay ng anak. Inaresto ang 39-anyos na construction worker noong May 18. Matapos umanong mahulihan ng droga, kinabukasan nagpunta ang ama ni Mateo sa PCP 6 ng Caloocan. Kaprasong butas lang po, nagsisinyasan lang kami. Ang sabi, daddy, wala akong droga. Hindi ako nakukuha ng droga. Wala, tinutunan ko niya. Gumagod na anak ko. Dahil ng asahan ng anak ko, para bang ibig sabihin. Sa ilang araw na pagdalaw roon ng ama ni Mateo, wala raw ni isang pulis ang umarap sa kanya. Wala rin daw siyang nakitang blotter o spot report. Pero noong May 21, sinalubong siya ng desk officer para sabihing isinugod sa ospital ang anak. Marami raw sinabing dahilan sa kanya, gaya ng na-heat stroke si Mateo. Pag palapit na kami sa Caloocan Medical Center, tatay, huwag na dyan, bumipat yung anak niyo sa Valenzuela Medical Center. Dating ko ron, ang sabi sa akin ng pulis at saka ng doktor, in-x-ray daw yung dibdib at huwag na raw akong maingat dahil natutulog daw yung anak ko. Yung pala, patay na. Sa death certificate, acute coronary syndrome o atake sa puso at electrolyte imbalance ang cause of death ni Mateo. Pero duda ang kanyang pamilya. May dumugan na sa dibdib at saka daming bugbog sa likod. Yun ang sabi ni doktor. At saka may black eye dito. Ang iyo ba ay naniniwala na namatay sa heat stroke yung anak ko? Hindi po, sa bugbog. Nakaramdam siya ng difficulty of breathing on the 21st of May. And eventually, yun nga, yung resulta na COVID suspect yung appreciation ng doktor. Even yung station commander suggested sa family na ipa-autopsy, nag-decline naman yung immediate family ng victim. So, gusto ng pamilya ni Mateo na maimbestigahan palalo ang kanyang pagkamatay. Akala ko yung mga napapanood ko lang sa TV ng mga crime scenes o pangyayari, ngayon nangyayari sa buhay ko. Parang hindi ako naniniwala na walang katarungan dahil may pulis tayong bago. Yun nga si Chief MP. Tulungan mo kami, Chief MP. Nagsabi naman si PNP Chief Guillermo Eliazar na paiimbestigahan ito. Pero ang Caloocan Police ngayon pa lang, sinabi ng walang foul play. Kung gusto ng family na mabigyan ng mas malinaw na pananaw pagkamatay ng kanilang family, open po yung opisina ko para tulungan sila. Nasa 500 bahay ang natupok sa Baseco compound sa Maynila. Mag-alas 6 ng gabi nagsimula ang sunog. Umabot ito sa ikatlong alarma bago idineklarang fire under control pasado alas 8. 1,000 pamilya ang naapektuhan. 3 ang napaulat na sugatan ayon sa Philippine Red Cross. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng apoy at ang halaga ng pinsala. Sumuko na sa mga otoridad ang suspect sa pagbebenta ng slot ng bakuna sa Mandaluyong. Iniharap sa publiko ni Mandaluyong Mayor Menchie Abalo si Kyle Cedric Bonifacio at kalaunay i-turn over sa mga pulis. Tumawag daw kay Abalos kagabi ang ama ni Bonifacio at sinabing voluntaryong isusuko ang kanyang anak. Barangay Kagawad sa Mandaluyong ang ama ni Bonifacio. Ang pagsuko ni Bonifacio ay ikinatuwa naman ni Norman Rabaya na inalok umano ng suspect ng vaccine slot. Itinatanggi ni Bonifacio ang paratang. Kung mapatunay ang totoo ang alegasyon laban sa kanya, posibleng maharap sa patong-patong na reklamo si Bonifacio. Inaalam pa ng mga pulis kung may mga kasabot siya. Pagpupulungan din ng Metro Manila Council ang paglalabas ng Uniform Ordinance
laban sa pagbebenta ng slot ng bakuna. Nagsiksikan at nagkumpulan ang mga pumila sa pamimigay ng ayuda ng isang konsehal sa Quezon City. Ang konsehal nakatanggap ng show cause order mula kay Quezon City Mayor Joy Belmonte. May report si Jonathan Andal. Kahit umuulan pang blockbuster ang pila ng mga residente ng Barangay Matandang Balara sa Quezon City, kuhaya ng isang concerned citizen sa pila ng bigaya ng ayuda kahapon. Alos karamihan dito sa lugar namin is mga bandang maggabi na nagpila kami dito dahil gawa nga ng sobra talagang daming tao. Sabi ng chairman ng barangay, umaga nang matanggap ng kanyang staff ang coordination letter para sa Franz Meals on Wheels ni Councilor Franz Pumarin. Nagulat din lang kami dahil nga napakarami pala nung kanilang pinapila na binigyan ng staff. At isa rin sa kinagulat ko, ang pagkakakala ko, ang pipila lang yung mismong lugar na naandun. Mayroong mga taga-ibang lugar sa barangay na pumila din doon. Alas 9 na raw ng gabi natapos ang pamamahagi ng ayuda. Si Kapitan nakiusap na sa mga pumila na mag-self-quarantine. Pansamantala po kayong mag-self-quarantine habang hindi pa po nagagawa ang mass swab testing. Siyempre, sunod lang kami. Ang mali lang po kasi, binagsak lang nila ng isang, isang area lang. Depensa ni Pumarin, nakipag-ugnayan sila sa barangay. Fortunate nung umulan, umalis sila sa pila. Ngayon, nung medyo nawala yung ulan, nagagawa na sa pila. Dahil sa nangyari, nakatanggap si Pumarin ng show cause order mula kay Quezon City Mayor Joy Belmonte. Ang sa akin lang naman, this is not really a social event or a recreational event. This is one way of giving help sa tao. Ito po ay ayuda. Ito ay pagbibigay po ng pagkain. Kung nagkamali man po ako o yung sa ganung pagkakataon, well, I'm very sorry about that. Pero hindi naman namin intention na magkaroon ng ganitong chaos. Ang Quezon City Task Force Disiplina tuloy-tuloy naman sa panghuhuli ng mga lumalabag sa curfew. Napaiyak pa ang isang babae sa Barangay Central na pauwi na raw sana. Gala po na dinan. Inuha ko lang po doon. May mga nahuli namang nag-iinuman. Talaga kaupo ko lang po yun. Pero iinom po kayo? Hindi po, kasi napagkwentuhan sa akin yung kapitbahay ko. May concern lang po. Ang mga nahuli, inisyuhan ng ordinance violation receipt. Pinuntahan din ng Task Force Disiplina ang near road sa Barangay Piniahan kung saan naaktuhan ang ilang kabataan na naglalaro ng volleyball pasado alas 3 ng madaling araw kahapon. Bantay sarado na ng mga barangay tanod at purok leaders ang lugar. Ang mga kabataan ipinatawag na sa barangay at sumailalim sa counseling. Ang ginawa namin, pinasulat sila sa isang papel na may pirma nila na hindi na nila uulitin yung nangyari kagabi at hindi na sila maglalaro ng ganong oras. So ang mga bata humingi rin ng mga tawad sa akin. Sa Maynila naman, nasita ang isang burol sa tundo na nasa likod lang mismo ng barangay hall. Huling gabi na raw ng lamay kaya dumami ang mga tao. May mga minor de edad at may mga dayo. At meron ding mga nakitang bote ng alak. Kumain lang kami sir, dumami na ng ganyan yan eh. Hindi ko po alam na magkakaganyan yan eh. Hindi po naman mapigil sir eh. Anayarin po ako eh. Sa ilalim ng GCQ with heightened restrictions, pinapayagan ang mga lamay hanggang 10% ng venue capacity. Sinabi kong bawal inuman, bawal sugalan. Napagbigyan lang po namin, alam niyo naman po dito sa tundo eh. Talagang pag wala pong pagbuburulan, ngayon nga lang po, yan ang kakibat po. Naging aral po sa amin, wala na po talaga akong pahintulutan dyan. So kami po, magbabantay. Sabot po na aming makakaya. Sa huli, pinauwi ang mga tao sa lamay. Immediate family lang nang nakaburol ang pinayagang maiwan. Jonathan Andal, GMA News. Umakyat na sa 20 ang nagka-COVID sa mga pumunta sa gubat sa Sudar Resort sa Caloocan City noong Mother's Day. Ayon sa Caloocan City LGU, 16 ang nadagdag sa mga nagpositibo. 4 ang naunang naitalang positibo noong nakaraang linggo. Lahat naman daw sila ay asymptomatic pero may isang nagka-migraine kaya inilipat sa quarantine facility. Mahigit 200 na ang na-test. 55 pa ang naghihintay ng resulta. Nasa 200 naman ang hindi na contact trace ng LGU. Hindi kasi maayos ang pag-fill up sa contact tracing log ng resort. Nagsasagawa ng LGU ng contact tracing sa second generation o close contacts ng mga nagpunta sa resort. Nagkasagutan sina Cavite Representative Jesus Crispin Rebulla
at Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate sa pagdinig ng kamera tungkol sa operasyon ng pulis at militar sa isang retreat house sa Cebu City nitong Pebrero. Bigla kasing pinatigil ni Remulla sa pagsasalita ang isa sa mga resource person. Kinikwento ni alias Mikay ang pagkuha ng mga pulis at militar sa kanya at ilang pang kabataang miyembro ng Indigenous People's Group. Gate niya, hindi sila kinidnap at pinipilit na sumali sa makakaliwang grupo. Pero puna ni Remulla, tinuturuan daw si alias Mikay ng kanyang tatay na nakapwesto sa likod niya. Sinalagyan ni Zarate at sinabing nang huhusga na si Remulla. Dinampot ng mga pulis sa mga batang lumad sa isang retreat house sa loob ng University of San Carlos nitong Pebrero. Pero pag-rescue ang tawag dito ng mga pulis. Itinanggi ng universidad na kinidnap ang mga bata na bahagi ng kanilang Bakwit School Program. Pinaghiwalay kami sa walong kwarto. May mga pulis na nagbabantay po sa loob ng kwarto at sa labas po ng pinto. Kinukondisyon nila kami na kami daw ay biktima ng kidnapping at hindi daw namin alam dahil mga bata pa po Chairman, kami. Mr. Chairman, from all appearances though, the minor has been radicalized, has no idea about legalities. The statement is there merely to appeal to emotion. If we allow such testimonies to happen, Mr. Chairman, there's no, we cannot really discern with our very own eyes the state of mind of the person because she is being coached. Mr. Chair, again, a point yes, of order. Yes, Congressman Zarate. We have to raise a point of order. Again. What's the point of order? What's the violation of the rule? Yeah, what rule is being violated? That is a point of order. What's the point of order? Let me answer. Yes, what's the rule being violated? Mr. Chair. If you cannot answer that, then shut up. Congressman Remulla is already prejudging. Dumaong na sa Maynila ang barkong sinakyan ng panibagong batch ng Pinoy seafarers na nagpositibo sa India variant ng COVID-19. Pasado alas 6 ng umaga, dumating ang MV Hilma Bulker. Sa 20 Pilipinong crew nito, 14 ang nagpositibo sa COVID-19. Isa sa kanila ang namatay, ang chief mate ng barko. Nitong March 7, nagtungo sa India ang barko at nagtagal doon bago tumulak patungong Cilacap, Indonesia. Doon ngayon nagpapagaling ang 13 Pilipinong tinamaan ng India variant. Ang 6 nilang kasamahan na nagnegatibo sa COVID, naka-quarantine naman dito sa Pilipinas. Nagtungo sa Pilipinas ang MV Hilma Bulker para sa pagsakay ng panibagong grupo ng Filipino crew. Pagtitiyak ng Bureau of Quarantine, hindi makakasamparoon ang ating mga kababayan hanggat hindi natitiyak na ligtas na ang barko. Kapapasok lang pong balita, 2 ang patay at 2 ang sugatan sa pagsabog sa arsenal ng Department of National Defense sa Limay, Bataan. Ayon sa mga pulis, inaasikaso ng mga biktima ang kemikal para sa paggawa ng primer ng bala nang mangyari ang pagsabog sa Building 27. Bahagyang nasira ang gusali, pati ang ilang makina na panggawa ng bala. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagsabog. May bagong kinahuhumalingan ngayon ang ilang mami sa gitna po ng pandemya. Yan ang DIY o do-it-yourself kitchen makeover. Silipin yan sa report ni Leigh Alves. Sa panahong halos nakapirmi lang lahat sa bahay, di bali na raw mapabayaan sa kusina. Huwag lang daw kusina ang mapabayaan. Gaya ng nangyari sa kusina nila Mami Michelle at Kat. Kaya ang niluluto nilang mission ngayon, DIY o Do-It-Yourself Kitchen Makeover. Si Mami Catherine Aguilar nagsimula sa pasimpleng pagpipintura ng dingding na nasundan ng pagpapalit ng mga cabinet handles, paglalagay ng mga energy-saving lights, hanggang sa nagkabit na ng mini pantry. Mula sa ganitong kusina, voila! Ito na ang bagong kitchen. Batid daw niyang gamit na gamit na parte ng bahay ang kusina, kaya mahalaga para sa kanya na nakikitang maayos ang mga gamit. Every time na nakakulong ka sa loob ng bahay, makakakita ka talaga ng opportunity para improve yung certain area ng bahay mo. Kapag nakakita mo na maganda yung paligid mo, yung pinaglulukuan mo, mas may inspire ka na malinis ka. Dahil pinagsasabay naman ang pag-work from home bilang HR manager at pag-aasikaso sa pamilya, sumabak din sa kitchen makeover si Mami Michelle Trinidad. Ang goal niya, mas mapabilis ang mga gawain sa kusina. What I've learned is,
hindi pwede lang yung put like this much of oyster sauce. Doon mo palang siya hahanapin. It will take you so much time. Nasusunog na yung niluluto mo. Kaya ang resulta, mas maraming time sa kanyang chikiting. Ito na rin ang naging bonding nila ng kanyang mister. Para medyo ganahan kami to really, alam mo yun, mag-aral or matutong magluto. So sabi namin, it would be good kung medyo i-improve namin. Ang mga lumang garapon, imbes na itapon, nilinis at muling ginamit. Nag-upcycle din siya ng mga wine bottles para sa condiments. I think, and that's always been my mentality always and all. When I organize the house, there has to be a house or there has to be a home for every tool or for every item in the house. Nakatipid na, nag-enjoy pa raw sila. Kasi minsan bago kami matulog, nag-set pa nilang goal na after nitong kitchen, sana ma-improve naman natin PR or kaya yung bedroom nyo, ganyan. So, nakaka-happy din. Lee Alves, GMA News. May kakaibang paraan ng isang plantito para disiplinahin ang kanyang alagang pusa. Abay, lagi raw kasing natatabig ng pusa ang kanyang mga halaman. Kaya ito ang ginawa niya. Panoorin po natin. Sana hindi nasaktan yung pusang pinagtanim niya ng na-uproot na halaman. Kwento ni Daniel Blancaflor, makulit daw talaga ang kanyang alagang si Guinevere. Kung hindi raw niya ito pinapansin ay umaakyat po ito ng shelf, kaya nakakatabig ng mga halaman. Samot-saring halaman na raw ang natabig at natumba ni Guinevere. Pero hindi naman magawa ni Daniel na magalit sa pusa dahil bumabawi naman daw ito ng lambing. Yan po mga balitang dapat ninyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Sa ngala po ni Atom Araulio. Ako po si Emil Sumangil. Ako naman si Maki Pulido at ito ang State of the Nation.